barrier cream. Wow, barrier cream para lang panlagay sa puwet. Pag barrier cream, naisip ko panlagay sa puwet. Binigyan ko siya ng mga gamit ko na products. Hindi, ano yun? Wait lang ah. Welcome back! Welcome back sa akin. Welcome back to my channel. May isi-share ako ngayon sa inyo skincare. Skincare routine. Pero, maskene edition. Maskene edition. Bakit? Maraming, lalo na yung aking kapatid, sa bahay lang naman ako. So, hindi naman ako, nagmamask lang ako lang talaga pag lalabas or may kakausaping tao or may kukuning may tatanggaping delivery na parcel from online shopping at from YesStyle, syempre. Yun, nagmamask ako noon. Pero kahit dati, nung nagtatrabaho pa ako sa ospital, nagiging problema ko na rin to. Kahit wala pong pandemic noong time na yun, nagiging problema ko na rin yun. Yung nagkakatagyawat ako dyan, kung saan nakalagay yung aking mask sa ilong, dito lalo sa baba ng time na yun. Eh, nun pa, ano, pinapaltang ko yung mask madalas pagka kita ng isang pasyente. Tapos, tapon na. Hubad na ng PPE. Tapos, panibagong mask na ulit. Hindi yun talagang, ngayon naman, syempre, hindi naman practical gawin yun. Dahil, naging basic needs na natin ng pagsusuot ng face mask para sa protection natin at protection din ng mga tao sa ating community. Hindi practical magpalit ng mask, lalo na yung mga nagtatrabaho, mga frontliners, mga essential na worker, nagtatrabaho sa grocery, supermarket, pharmacy, ganun. Yung kapatid ko, isang malaking example na rin. Konting kwento lang, sana konti. Ano, nakita ko siya, nakita kami, ano, ang dami niyang malalaking pimples. Sa dito lang, dito grabe ang lalaki na nana, na, yung iba namumula, yung iba may hinog pa. Ano na siya, dala siyang magpimple. Sa aming apat na magkakapatid, siya talaga yung maraming mag-breakouts. Ako yung sumunod. Hindi ako expert, skincare expert. Pero i-share ko lang yung experience ko namin, experience din niya kasi may ako yung nagpayo sa kanya kung anong gagawin eh. At natutuwa naman ako at naging effective yun sa kanya. Ayan, mabalik tayo. Ngayon, ang isi-share ko lang na product na makakatulong sa pagtanggal din ng maskene, eh ito. Syempre, galing to sa YesStyle, yung Maskne Skincare Campaign nila. Napili tayo na mag-review nitong mga products na to. Kaya i-share ko sa inyo. Thank you, YesStyle, sa pagpili sa akin at sa mga ganitong klaseng campaign na kailangan na talaga natin. Ngayon, natin, lalo na mga nakaka-experience ng ganyan, ayan, mga yan. Ito dahil sa parating ko na rin period, hormonal changes. Ayan. So, ay, naghilamos na ako. Itatryin natin yung skincare product na okay sa
Maskne. Itatry natin. Uunahin ko syempre, mag-exfoliate muna ako. Yung exfoliator from Prem, makeup Prem, yun yata ang basa dun. Kasi may colon sa after ng P. From Prem, ano siya? Bio Me Bubble Peeling Cleanse Out Dead Skin Cells for Clear Skin. Diba yung mga BHA, AHA, yung mga chemical exfoliator. Chemical exfoliator din siya, pero ano siya? LHA. Ano yung LHA? Hindi ko alam. Nag-research din ako, syempre. Hindi ko alam kung ano yun. Papaliwanag sa inyo. Hindi ko maalam. Hindi naman ako expert dito. Share ko lang yung nalalaman ko. Yung LHA ay ano siya? Gentle na chemical exfoliator. Gentle exfoliator siya na pwedeng alternative siya sa salicylic acid na yung mga chemical exfoliator na may salicylic acid na content. So, itong pwedeng pamalit kung nai-irritate skin nyo doon. Ako, nagtatagyawat ako doon. Inamin ko. Yun sa mga ganun. Sana dito hindi. Kasi first time ko rin itong gagamitin. For skin renewing, exfoliation, at saka meron siyang acne treatment properties. So, kaya makakatulong siya sa ating maskene maskene problem sa ating acne dahil sa pagsusuot ng face mask. So, try natin. Ganito yung nozzle niya. Nozzle. Ayan. Para maging bubbles. Ito. Ayan o. Parang ito, ayan. Parang meron na akong ganitong type ng exfoliator dati. Curel nga ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero hindi siya ganito ka-bubbles. Tama ba ginagawa ko? hindi ko man lang pinanood kung paano to gamitin. Bago ko pa lang siya ilagay sa mukha ko, meron ka ng aapang parang mga libag. Hindi naman libag. Yung parang mga grainy na, ayan yung mga yan, residue na yan. Kita nyo ba? Ayan ah. Nagpapayo ako sa maskene. Sakto. Ang dami kong, ito, ano na yan, peklat. Ito, bago. Pimples ngayon. Para kasing padating na naman ang ating period. I-massage daw sa face. Gently. Tutungo lang ako kasi baka matumalsik yung tubig. Yan, natalsik na nga po yung sasita. Ano, baka matalsikan kayo eh. Masira na naman ang camera ko. Dapat yata nga lukewarm water. Meron pa ba ako? May natira pa eh. Parang madulas. Sa pakiramdam. Ito una kong ginamit, first step, exfoliator. Sabi, pwede daw everyday, pero ako hindi ako everyday nag-exfoliate. Once a week. Swerte na yung once a week kapag sinipag ako. 2 times a week, pwede din. At next naman, yung facial cleanser na ginamit ko, galing sa campaign na to, itong Haru Haru Wonder. Black Rice Moisture 5.5 Soft Cleansing Gel. Gel siya. Gel type. So, pang facial wash. Normal na facial wash lang na gel type. Itong Haru Haru Wonder, may black rice extract para mag-hydrate ng skin daw. Parang malinis na yung mukha ko. Parang hindi ko na kailangan mag-facial cleanser. Pero madulas sa pakiramdam. Medyo madulas. Madulas siya. Parang kailangan, yung feeling mo, kailangan mo pa rin maghilamos. So, ayan, na para may lagay ko. Gel type. Sinabi ko na nga. Ayan. Lagay natin. Sabi din sa instruction, lukewarm water ang pang-rinse. Wala akong lukewarm water. Kaya tap water muna tayo. I-rinse ko lang to. Tapos, balik na tayo sa next step. Ang dulas pa rin sa mukha. Nakailangan na ako. Baka kaya kailangan ng lukewarm water, ah. Ano kada maghilamos ako? Lukewarm water. Hindi naman lahat ng bahay may ano, heater. Ayan na. Ang dulas pa rin. Baka kailangan ng lukewarm water talaga yung sa ano.
exfoliator. Andulas pa rin ang pakiramdam. Gusto ko naman. So, base sa experience ko ngayon. Ayun. Yun lang. Ito ang susunod natin. Itong, ano ba to? Ano nga ito? Super Matcha Pore Tightening Toner. Matcha, 830,000 parts per million, ppm, and natural BHA, 50,000 ppm. From the brand Some By Me. Matagal na ako nakikurious sa brand nito, lalo na yung ano nila. Sige, haba akong chumichika. Lagay na tayo ng toner. Lalo na yung 30 days trial kit ba nila ngayon? Gustong-gusto kong itry yun. Eh, sakto. Dumating ito. Itong campaign na to. At sinwerte tayo. Kaya, matatry natin itong brand na to. Na libre. Siyempre, yun yung importante doon. Di siya ano. Alam mo yung pag nilagay mo, parang may konting, yung may sting ng konti para sa toner. Hindi, hindi ganun. Wala, parang eskinol feeling, ganun. Eskinol. Hindi, hindi siya ganun. Para ka lang, pero cooling. Ang bango, gusto ko yung amoy niya. Yung amoy ng malinis, green tea na, di ba yung amoy ng green tea, malinis sa, basta malinis yung amoy. Ano, sabi shake daw, kasi parang may powder sa loob ng ano, liquid. Hindi din na, yung, alam mo yung ano, naglagay ka ng toner, after mong mag-toner, parang banat na banat yung mukha mo. Hindi naman ganun yung pakiramdam ko so far. Cooling sa pakiramdam, parang cooling, dahil katabi ko electric fan. Hindi ko naman masasabing effective sa Maskne. Itatry ko siya. Update ko kayo after siguro ng 1 month. Itong set na to, ang gagamitin kong skincare for 1 month. Siguro lalagyan ko lang ng serum at saka ng sunscreen. Next, itong from Pyunkang Yule. Calming Moisture Barrier Cream. Wow, barrier cream. Para lang panlagay sa puwet. Pag barrier cream, naisip ko panlagay sa puwet. Sa iding ko. Natapon to eh. Natapon. Kasi ba naman, tinagilid ko yung box. Natapon tuloy itong moisturizer. Lagay na natin yung moisturizer. Ayan. Hindi naman malagkit. Na-absorb agad habang nilalagay ko. Feeling ng normal na moisturizer, ganun. At saka yung texture nung lotion, nitong cream, light yung texture niya. Mabalik tayo dun sa kwento ko kanina. Natuwa ako dahil dun sa kapatid ko. Yun nga, yung lagi kasi siya nakamas sa trabaho niya. Kaya ang dami niya laging pimples dito. Ang lalaki na parang ano na, yung basta ang lalaki niya. Eh, yun pa naman ang pangit sa pimples, di ba? Pag yung gumaling na, nagpepeklat siya, lalo na pag sa galing sa malaking pimples, pag nagpeklat, hindi nga basta kung ganyan na lang yung may discoloration na ganyan. Nauungkab yung skin mo, di ba? Yung nagkakaroon siya ng parang crater yung skin mo. Yun yung pangit sa malaking pimples. Kaya parang naano ko sa kanya. Sabi ko, ano ba yan? Gamutin mo na yung pimples mo. Tinanong ko, anong ginagamit mo? Siyempre, ang mahal din naman magpa-facial, magpa-derma. Tapos sa panahon pa ngayon. So, ayun. Sabi ko, naku, baka lumala pa lalo, dumami, mas mahirap siyang i-treat. Sabi ko, unanayin mo na. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko siya ng mga gamit ko na products. Hindi, ano yun? Wait lang ah. Napapraning na naman ako, may tumutunog kasi. So, ayan, mabalik tayo. Sabi ko sa kanya, gamutin niya na yun. Ano, kaya binigyan ko siya ng mga gamit ko. At pinatry ko sa kanya yung gamit kong facial wash, yung green tea. Kaya sakto rin to, no? Green tea na gamit ko, hindi hati kami. Kasi nga, mahal din naman yung mga skincare product. Tapos sabi ko, toner, after toner, serum, tas serum moisturizer, or kung papasok ka, pagkatas ng sunscreen, sabi ko, maglagay siya ng primer. Binigyan ko rin siya ng primer kasi wala siya nun. Ang dami ko naman primer dito, ay nasa bahay lang naman ako na ginagamit ko lang siya pag nagawa ko ng video, ng makeup video, o mga beauty videos, ganon. Sabi ko, maglagay ka na ganon. Kasi yung primer, parang magsaserve siya as barrier sa skin mo. Sa
ano, sa mask. Sabi kong ganun sa kanya, magsaserve siya as barrier. Kasi kung kahit, kundi, pwede di bang wala ng makeup kasi nakamask naman tayo. Pero sabi ko sa kanya, mag-apply siya kahit nung primer. Kasi parang ganun yung, ano din yung silbi din ng primer, mag-a-add siya ng additional layers sa skin mo para hindi siya, yung talagang contact lagi dun sa mask. May another protection ba? Parang yun lang yung principle, yun na naiisip ko ha. Base sa experience ko sa mga barrier cream ba. At saka, di ba hindi nga practical magpalit-miat-miat ng mask lalo na tatrabaho siya. Siyempre, magbe-break, aalisin yung mask, kakain, o aalisin din yung mask. Tapos ibabalik din nila yung current na gamit nilang mask. Siguro yun naisip ko, binabalik din nila, sinusuot nila ulit. Or kung halimbawa, mag-toilet break lang, ibababa, tapos ibabalik mo na naman. So, yung pawis, ang dalas pawisan ng ganito ko, yung ganyan ko. Feeling ko siya ganyan din eh. Ganyan din yung nangyari sa kanya. So, ibababa, tapos babalik. Ibababa, ma-expose sa kung ano mang dumi sa paligid. Tapos magmamask ka na naman. Sabi ko sa kanya, yung mask mo, lagyan mo pa ng ano, kung hindi mo mapapaltan madalas yung mask mo na gamit, maglagay ka ng facial tissue na manipis na manipis. Yun yung may at maya mong paltan. Pag alam mong pinagpawisan ka na, basa na, alisin mo na yun, tapos palta mo ng bago, para ano, yung syempre yung hininga mo, yung saliva mo, yung pag nagsasalita ka, nandun na lahat, nakakapture nung mask na nakaganon sa mukha mo maghapon, tapos nakadikit sa mukha mo, tapos wala kang, sa skin mo, magmalamang nga, tatagyawatin ka nga naman din talaga, kung ganun yung mangyayari. Ay sabi ko, paltan mo lang ang mayat maya yung tissue na nasa loob ng mask para siya yung magsisilbi bang na ano. Yung ano, yun yung hindi mo man mapaltan lagi yung mask mo, yun yung mapapaltan mo. At least malinis yung nakalapat sa ganito mo, na sa maghapon mong yan. Kaya ko rin sinabing mag-primer. Additional protection pa rin yun dun sa skin niya. Yun nga, ang dami nga lang nilalagay, hindi rin practical gamitin. Pero effective sa kanya. As in, yung pimples niya, nawala. Mayroon man konti, maliliit. Pero ngayon, hindi kasi nung grabe nung nakita ko siya, naawa nga ako. Sabi ko, ano ba yan? Kapatid mo, nag-beauty vlogger. Tapos, ang daming pimples ng kapatid ko. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, sinare ko sa kanya, yung ginagamit ko. Oh, may effective. Sabi ko, ate, may ano yung meron ka pa? Ganyan-ganyan. Sabi ko, siya, sige. Ganyan-ganyan. Kasi, eto, may kesa ma-expired sa akin, binigay ko na rin din sa kanya. So, ayun, effective sa kanya. Wala akong pruweba. Sana may picture siya. Sabi ko pa yung picture mo nung before sa kanong after para ma-share ko sa inyo. Eh, wala. Pero, so, ayun yung naiisip kong, ano nito, principle din nito, itong calming moisture barrier cream. Speaking of, yung next product natin, ito. Itong marami ng brand na rin na naglabas ng mga acne patch nila. Pimple patch. Isa na yung isa kong favorite brand, yung COSRX. So, ito pa lang brand from 2... Ano bang brand to? Ayan. 2... Ano ba to? 2... Tosowoong. Tosowoong. Hindi ko alam kung ito yung Tosowoong yung brand or yung SOS. Ano bang pangalan nila? Hindi ko may... SOS Repair Sika Clinic Magic Patch. Pero, hydrocolloid waterproof bandage lang talaga to. Control and dressing and cover. Parang ganun. Yung pimple niya yun, diba, dahil sa mask, nai-irritate. O, tas may tissue, palit-palit, mai-irritate at mai-irritate pa rin. Lalo na kung papigsa na yung itsura nung pimples niya. Nung time na yun, ha. Sabi ko sa yung pimple patch ko, sa bahay lang naman ako, sabi ko, eto, gamitin mo yung binigay ko pa nga sa kanya, yung COSRX na pimple patch. Yung natira ko, binigay ko sa kanya, ilagay mo yan pagpapasok ka para kahit papano, may barrier, may cover yung acne mo. Hindi siya yung mai-irritate lagi sa pagsusuot mo ng mask maghapon. So yun, baka naging effective, yun din siguro yung nakatulong. Kaya, hindi na ako nagtataka, naging part to ng maskene campaign ng YesStyle. Itong acne patch na to. Basically, parehas lang sila ng content, kahit anong brand, parehas lang silang hydrocolloid dressing. Pero, ito, ang clever nung design. Kasi may slit siya.
ang hirap to kulapin nung sa ani, nung sa naginamit ko dati. Kasi isang plastic siya, tutuklapin mong ganun. Bago mo ma-apply sa mukha, sa balat mo, may konting peel na siya dun sa edge nung, ano, nung patch. Kaya ayun, halata nga pa rin kasi may, hindi mo na siya ma-flat. Eh, it ma-flat sa mukha mo. Eh, ito, meron siyang slit, oh. Pansinin nyo. Nakita ko. Pinakita ko na eh, dun sa video. May slit siya. Tapos, transparent, ano, mas manipis to kaysa dun sa dati kong gamit. At, mas hindi siya halata sa skin pag nilagay. Ginagamit to sa wound dressing namin, tong hydrocolloid dressing. Pero yun, wound dressing namin. Sa pag, ano, practice ko ng wound management dati. Kasi, yung mga gamit namin nun, yung malalaking hydrocolloids, yung thick, yung hydrocolloid na thick, hydrocolloid na thin. Hindi ko alam kung ano available brand dito sa Pilipinas. Ang action niya, pag may mga sugat kami, halimbawa sa bony area, o lalo na sa puwet, yung sa may tailbone, yun yung kalimitan na nagsusugat. Hindi pa ganun kalalim yung sugat, parang mga stage. Yung hindi pa mga kalalim. Ayoko na sabihin, ayoko na magpaliwanag ng stages ng pressure sore, hahaba lang ng ating video. Basta yung itsura ng sugat na may na maliit lang, hindi siya maraming mag-discharges. Pero, yung center ng wound niya, yung center ng wound bed, yun yung tawag doon, may yellowish na cover. So, hindi magko-close yung sugat ng pasyente ko dati kapag hanggat nandun yung yellowish na yun. So, ang ginagawa namin, conservative sharp wound debridement, kami nagde-debride, ginugunting namin. Kung may tira-tira pa, ginagamit namin to, itong hydrocolloid patch. So, yun din yung principle niya sa pimples. Kasi ang ginagawa ng hydrocolloid, yung sinabi ko na yellowish sa center ng wound bed, hanggat hindi nagiging all red yun na yung granulate. Basta yung pagaling na tissue kasi, color reddish pink. Hanggat hindi nagiging ganun yung center ng sugat, hindi magko-close yun, hindi siya mag-heal. So, kailangan naming alisin yung nasa gitnang yellowish tissue or kung ano mang, basta yung may yellowish na doon, ayoko nang mag-medical term. Yun, ito yung ginagamit namin kung given na hindi siya oozing na wound. Kasi ang trabaho nito, ang action, ang ginagawa niya, i-automatic, i-peel off yung yellowish tissue na yun na hindi part ng sa paggaling ng sugat. Tinatanggal niya. Habang nakalapat doon, iniiwan namin ng ilang araw, 3 days, kung hindi siya nasa soak. Kasi kapag nasoak to ng discharges, nagiging whitish na siya, kusa siyang napipeel off. So, yun yung trabaho niya. Kaya siguro, ginamit din to sa pimples. Kasi ganun din yung gagawin niyang para ma-dry, matanggal tong pimples mo. Yung, di ba, mayroon sa gitna niyan, may kung anumang laman sa loob niyan. Yun yung ginagawa nitong hydrocolloid. Pinaliwanag ko lang, yun yung magiging gagawin niya sa pimples nyo. Sa pimples natin. So, ayan. Tanggalin natin. Di ba, mas hindi siya halata. Tsaka pag pinil off mo, walang nakapil na edges dahil sa pagtatanggal mo dito sa plastic na niya, na packaging. Walang, kasi ang hirap tanggalin nung dati kong gamit. Ganyan ako ng ganyan, hanggang sa nagro-roll yung edges na. Kapag nilagay mo, yung edge na yun, nakaroll pa rin. Kaya halata, eto hindi halata. Ewan ko lang, nag-makeup pa. So, yan. So, naisip, sabi ko, ganito yung, ang mga product sa skincare campaign. So, parang same lang nung pinagawa ko sa kapatid ko. Nung sinabi ko yun sa kapatid ko, wala pa to. Hindi pa nila to, hindi pa sila nag-aano ng campaign nila na to. Hindi pa nila na-email sa akin, hindi pa nila napopost to. Naisip ko lang na yun ang gawin sa kanya. Eh, tumalab naman. So, if mukhang effective nga kasi ganito rin yung content nung ano, Maskne Skincare Set. From YesStyle. Ang pinaka-favorite ko sa set na to ay ito. Natuwa ako sa mapalibag niya.
palibag eh. Sinasabi ko na, hindi po ako skincare expert. Yung mga shinare ko lang ay base sa aking experience, base sa experience ng aking sisterette sa kanyang pimple problems dahil sa pagsuot ng mask. At lahat ng products na to, ililink ko sa description box sa baba. Click nyo na lang yun. Diretso, dadali na kayo dun sa products, sa items na to mismo. And thank you for watching and supporting my channel. Sa lahat sa inyo, maraming salamat po. At sa mga gumagamit lalo na aking rewards code, maraming salamat sa inyo. At ingat kayo, ingat tayo guys, konting kembot na lang, malalampasan din natin to. So, see you on my next video, please like and subscribe sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe, and at i-hit nyo na rin yung bell icon sa baba. So, yun, bye-bye! Keep safe!